Umabot na sa 20 residente ang naospital matapos umanong mabiktima ng food poisoning sa Taguig. At para sa detalye, may unang balita, died si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Mahigit 40 residente nga ng Barangay Upper Bikutan, Taguig ang nakaranas ng mga sintomas ng food poisoning. Sa mahigit 40 na yan, 20 ang naospital. Ang iba naman ay binigyang luna sa itinayong command post ng lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit ng City Health Office. Ayon sa post ng Public Information Office ng Taguig, isang food stall ang kinainan ng mga biktima, ang ilan ay mga estudyante. Ipinasara na muna ito ng LGU ng Taguig habang iniimbestigahan ang insidente. Kumuha na rin ang food sample ng City Health Office para malaman kung ito nga ba ang sanhi ng food poisoning. Susuriin din ng Sanitation Office ang water source ng naturang food stall. Igan, kaninang bandang alas 3 ng madaling araw ay nagpunta tayo dun sa Taguig Pateros District Hospital kung saan dinala yung ilan sa mga biktima. At ayon dun sa staff ng hospital na nakausap natin, ay bandang alas 2 ng madaling araw ay inilabas na yung pinakahuling pasyente na dinala roon. Live mula rito sa Taguig City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.